Hello? Nana Celia? Bakit ako po kayo nakapatawag? May problema tayo. Nana Celia, ano bang pinagsasabi mo? Wala na tayong problema. Patay na si Itay, kaya wala na tayong problema. Bakit? Nahihirapan ka ba yung labas yung bangkay niya dyan sa ospital? Yun na nga ang problema eh. Walang bangkay. Buhay si Cardo. Ano? Nana Celia, hindi magandang biro yan ah. Hindi nakakatawa. Lucille, buhay si Cardo. Totoo ang sinasabi ko. Imposible! Hindi lang siya buhay, Lucille. Magaling na siya. Nakakatayo. Naglalakad, nagsasalita. Hindi. Hindi pwede mangyari yun, Nana Celia. Hindi! Hindi rin ako maniniwala kung hindi rin lang nakita ng dalawang mata ko. Buhay siya, Lucille, at papunta na siya dyan. At siguradong sasabihin niya kay Marisa ang lahat. Hindi sila pwede magkita ni Inay. Kaya nga, gumawa ka na ng paraan. Umalis na kayo dyan. Bilisan nyo. Baka abutan pa kayo dyan. Sir, may kailangan po ba kayo? Hindi, wala. Magpapahangin lang sana ako sa labas eh. Nangangawit na yung likod ko. Hindi ako lalayo. Dito lang ako. Uy, Cindy. Cindy. Bakit? Di ba yun yung coma patient mo? Ano? Sinasabi mo dyan? Ay, kinabutan naman ako. Diyos ko po, saan mo lang ito yung kanilo ba? Ano ka ba? Huwag ko nga magbiro ng ganyan. Ay, dito nga muna ako. May ginagawa ako eh. Hello? May iuutos ako sa inyo. Ngayon na. Nay, alam mo, sa ginagawa mong yan, lalo mo pinahihirapan yung sarili mo eh. Alam mo, kain ka na lang. Hindi ka pa kumakain mula kanina eh. Nay, kaya sabi ko gusto ko pa mag-isa. Ikaw lang nahihirapan? Nawalan ako ng tatay. Nay, masakit din para sa akin yun. Sorry, Lucy. Ginagawa ko. Pipilit ko maging matatag para sa'yo. Pero ang hirap. Kasi nakikita kitang nagkakaganyan, Nay. Hindi tayo dapat magpatalo sa lungkot. Kailangan natin maging matatag. Kung nabubuhay lang si tatay, yun ang gusto niya. Kaya talong kating ganito na eh. Kakayanin natin ito. Magtutulungan tayo. Ay, Nay, alam ko na. Umalis na lang tayo dito. Kasi kahit saan ako lumingon, nakikita ko si tatay lang eh. Ang sakit. Nahihirapan ho ako. Alis tayo, Nay.